Ayan! And we are live, mga kapitid. Welcome na naman po sa isa na namang episode ng Kapit Lang. Ayan, kamusta kayong lahat? Kamusta ang inyong ECQ life? We hope that you are safe. We hope that you are healthy and not just physically, but also in your heart, mind, and soul. O, diba? Ayan. Again, you are watching Kapit Lang. Kapit Lang brings you true-to-life stories of celebrities, influencers, and ordinary people, kagaya ko, o, diba? On how they have conquered their greatest struggle sa kanilang buhay through the help of God. Ayan. This live stream is brought to you by none other than CBN Asia. We are streaming live on the Facebook pages of the 700 Club Asia, CBN Asia, and the CBN Asia YouTube channel. Ayan, eto na. Sino na ba ang mga early birds natin na ayan, meron na tayong mga gustong batiin. Hello to Lynn, Marivic, and Lori. And hello to Sydney na nag-send ng 10 stars. And shout out to MCG. Shout out to Nelda. Top fan natin na si Rebecca, si Lynn. Ayan, again, Marivic, Lori, Michael. And hello, binabati din po namin si Rina ng Makati and si Alice ng Mandaluyong na nasa loob ng kanyang bahay kasi daw bawal lumabas, sabi ni Alice. Hello kay Dan, all the way to the north, taga Commonwealth. Pag bumati din po kayo, sana sabihin nyo kung sa kayo nanonood para malaman namin, di ba? It's always nice to know where you guys are watching because usually we have a global audience, di ba? So, ayan. Hello, ayan! Hello! Jamie, hi, Mahal! Malalaman namin. Sino si Mahal? Joke lang. Obvious naman. Maya, mas makikilala nyo pa si Jamie mamaya kung hindi nyo pa siya kilala. Ayan! Sige, kaabati lang po kayo and if you have questions, if you have prayer requests, ilagay nyo lang po dyan sa comments para po mapag-pray namin kayo. Shout out to Marian. Magandang gabi po, CBN Asia, at magandang gabi sa iyo, Marian. Hello din to Dennis. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa iyo, Dennis. And again, if you have prayer requests, we are more than happy to pray for you ngayong gabi. Sisikapin po namin na mag-pray lahat ng prayer requests niyo ngayong gabi. Kung hindi man po namin magawa yun, huwag kayong mag-alala dahil nakaantabay po ang aming trained prayer counselors 24/7 para maipag-pray po kayo. So, don't be shy. Just put in your prayer request. Ayan! Sa mga nagtatanong, sino si Mahal ni Jamie? Kasi po, guest natin siya ngayong gabi. Itong guest natin ngayong gabi sa Kapit Lang, makakasama natin isang kapuso, di ba? Komedyante at napakagaling umarte. Tapos yung features niya pa, feeling mo, napapanood mo din siya sa K-drama. Yes, di ba? Yeah, napanood natin siya noon sa gag show na Bubble Gang sa GMA. Napanood din natin siya sa Tanikala bilang gay husband na si Art. Nakakakilig yan, di ba? Yung My Sister, My Lover. Again, that was one of our Holy Week specials sa Tanikala sa CBN Asia. Pero ngayong gabi, well, hindi lang ngayong gabi. Actually, lately, in his life, mas focus siya sa ministry, sa kanilang church, kasama ang kanyang napakagandang wife na si Jamie. At host din po natin yan sa CBN Asia online shows. And actually, siya yung host natin tomorrow night. So, he is a loving husband again to Jamie and a wonderful dad to Josiah. Please welcome here in Kapit Lang. Hello, Jan Manuel! Hi, Jan! Welcome to Kapit Lang! Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Good evening! Yes, Sonjia, good evening! Yes, good evening! So, kamusta ka naman? Kamusta ang buhay ECQ ngayong season 2? Ano ang pinagkakabalahan nyo? Ngayon kasi, actually, si Jamie kasi, ano siya, lagi siya nag-ano sa akin eh. Mahal, nabobore na ako. Oo. Wala akong magawa, sabi ko, Mahal, kasi mag-workout ka. Mag-workout tayo dito sa ba. Ano naman kami ngayon, though work from home kami. So, ginagawa ko kasi sinisingit-singitan ko na makapag-workout para kahit paano ma-relax yung isip ko. Kasi ako talaga, taong bahay ako, sanay ako sa bahay. Oo. Kasi Jamie, mahilig siya sa labas eh. Magde-date ng mga disciples. Mukha nga si Jamie. Kaya extrovert ngayon, talaga siya. Hindi normal sa kanya to. Eh sabi ko sa kanya, Mahal, normal sa akin to. Kaya ngayon, tamahan kita mag-workout tayo.
So, kamusta naman ang workout nyo ni Jamie? Kasama ba dyan si Josiah mag-workout? Paano kayo nag-workout? Ano mga workout nyo? Sige nga, pakishare. I'm sure madami tayong matututunan dyan. Ako, boxing ako. Boxing ako. Okay. Tapos, si Jamie, ito, matindi. Treadmill. Wow! Pero, may treadmill kayo sa bahay. Wow! Meron. 5 minutes talagang pa lang. Talagang level up. Pagod na. Ano sabi mo? 5 minutes pa lang. Pagod na. Baka naman bitbit niya si Josiah habang nagte-treadmill kaya pagod ka agad. Kasi si Josiah sumasayaw-sayaw. Ganun-ganun. Ginagaya-gaya. Ginagaya-gaya. Mami. Ayan, ang cute-cute. Eh, grabe si Josiah. Malapit. So paano naman yung mga bonding moments? Kasi syempre, bawal lumabas ang kids, di ba? So, ano yung mga activities ninyo lately with Josiah sa house? Pag sa umaga, pag mga 10 to, mga 1 p.m. hanggang minsan 3, nandun siya sa bahay ng parents ko. Kasi duplex naman. So, sa kabila sila. Ah, okay. So, doon namin iniiwan muna sa kabila. Kasi nga, pag nag-work, para mas makapag-focus minsan, and minsan may mga pre-J's na pinaprepare kami. So, pag may word kasi, hirap pag may bata. Kasi ako, nagpe-prepare kasi ako ng word. Hindi ako makapag-focus, makapag-concentrate. Pag naingay si Josiah kasi, uupuan ka, pupukpukin ka sa ulo. Alam mo yun? Kaya si Jamie, sa taas siya nag-work. Ako naman, minsan sa kwarto, sa baba, second floor, minsan sa pinaka-pwesto ko. Kasi may kanya-kanya kami pwesto sa bahay. Baluwarte niya yung pinaka-taas. Ako sa pinaka-sala akin. Ayun. Buti naman. Katuwa naman kasi it's a blessing that you live near your parents. Kasi kahit papano may tayong sa apo ang grandparents, and yun nga madaling babysitter, tapos at least mag-enjoy pa siya dahil lolo lola nga, di ba? Grabe Jan, you know, I like what I mentioned earlier, syempre we know you as Jan the actor, that's how we first got to know Jan, at saka ito hindi malilimutan ng mga tao ang pampagaya mo kay Senator Manny Pacquiao. Saan ba nagsimula yun? Oy, magaling pala akong manggaya. Paano nabuhay si Pac Boy? Kasi yung pamilya ko kasi Bisaya. So pag nag-uusap sila mama and sila papa. So narinig ko hanggang na nasasanay ako sa ganung tono nila. Uh-oh. Naging biroan namin na magkakaibigan. Uh-oh. Hanggang sa nag-starstruck ako. Tinanong ako ngayon ng mga staff, may talent ka ba? Sabi ko, talent? Wala akong talent eh. Hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta. Kaya sabi ko, magpapatawa na lang po ako. Yan. O tapos? Pinaka-unang commercial ni Pacquiao nun, yung Alaksan. Kasi nung Starstruck kasi, batch 4, lahat kasi parang kainitan ng F4 nun eh. Oo. So, para puro boy next door, mga pogi-pogi, cute-cute. Eh ako, sabi ko, magpapatawa ako. Kasi wala pang komedyante nung time na yun sa Starstruck. Mm-hmm. Hanggang yun na. Kaya nung na ako, so, ang ginawa ko noon, yun, ginaya ko nga, sabi ko, sa sakit ng katawan. Yan. Tapos may product ako. Yun. Naalala ko pa yung commercial na yan. Para sa sakit ng katawan, ito, inumin ko. Ayun. So, natawanan sila lahat. Yes! Tapos, dun nila naisip na, pwede itong komedyante. Kahit walang talento, pwede itong komedyante. Uy, talent ang pagiging komedyante. Mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak ng mga tao. Ha? Ay, okay. Kaya so, pala, kaya pala asawa ko, tawang-tawa sa akin. Pag yes! Pa lang, natatawa na kagad sa mukha ko eh. At saka for like ako, I also come from a Bisaya family. I feel like for people who are Bisaya, they feel more at ease when it's a fellow Bisaya who copies them or parang mas kampante sila na, uy, kababayan ko yan, di ba? Ay, alam mo ba, noong una na ginaya ko si Pacquiao, noong time na ginaya ko si Pacquiao, kasi mayroong event sa GMA7 na andun siya. Takot na takot ako. Oh my God. Kinakabahan ako kasi sabi ko, baka po ma-offend. Baka ma-pick me. Alam mo, sabi ni Pacquiao, huwag ka na matakot dyan. Let's get it on. Ay, wow! Ayun na. So, ako sabi ko, sige. May bas-bas na. So, ayun na. Ginawa ko na. Lodo mo na. Mabait si, si
Kuya. So ano naman, natawa naman daw ba siya sa'yo nung napanood ka? Nakita mo ba siyang tumatawa nung ginagaya mo siya? Parang ano eh, parang nanggigil ng konti eh. Kumaga dito eh. Gamanan eh. Buti hindi ka niya katabi, kung hindi, ako natikma mo ang kamao niya. Oh, for real. Left hook, right hook, baka napagano'n bigla. I love it. So ayun na nga, tapos syempre, nagtuloy-tuloy ng pagiging komedyante mo. Napanood ka na din namin sa Bubble Gang, di ba? Mm. So, Jan, can you tell us? Kasi now you're doing something very different, diba? I know the talent's still there, but you're working more in the church. You're ministering with your wife in the church. How did that transition from being so active in show business, being a comedian, and now you're more involved in ministering in the church? Hindi ba mahirap yung adjustment? Like, natatawa pa rin ba sila sa'yo? Like, pag nag-preach ka ba, may mas madami kang patawa moments, mga ganyan. Paano yung naging transition na yun for you? Nag-start kasi siya. Noong 2013 kasi, ito yung time na yung turning point ko, na nag-surrender talaga ako. Mm-mm. Sa kay God, no, sa faith ko. Mm-mm. Tapos, doon ko naramdaman na ang sarap mag-serve sa tao. Ang sarap mag-serve sa simbahan. Na alam mo yung kahit wala akong kitain na pera, handa akong mag-serve. Nasabi ko, Lord, na-enjoy ko tong ministry. Ang prayer ko pa nga nung time na yun eh. Sinabi ko pa nga nung time na yun na if ever dumating yung time na mawalan ako ng trabaho, bigyan mo lang ako ng pamasahe, Lord, para makapag-serve, makapunta sa mga tao nito. At doon nag-start yun, yung heart ko talaga to serve God's people. Hanggang sa na-enjoy na na-enjoy ko, yung puso ko na nandun na. Doon ako nag-pray na, Lord, gusto ko ng katuwang ministry partner. Pero tinry ko pa kasi i-balance eh. Kasi since nag-work ako, sa GMA7 ako, tinry ko pa rin. Sabi ko, sige, baka talaga ito yung dito ako tinatawag, maging artista. Uh-oh. So, lahat ginawa ko, 100% best ko, acting ako, todo. Pero, ang napapansin ko lagi, kada umuwi ako, di ako masaya. Sabi ko, bakit parang may kulang? Bakit? Parang may hinahanap ako. Hindi na about, kasi hindi na pera pinag-uusapan kasi. Kasi kung pera lang, kaya kong tiisin. Sige, pipilitin ko, arte ako. Pero laging hindi na. Sabi ko, bakit ka? So, naglalaban yan. So hanggang tinry ko pa to, 2018, tinry ko, nag-stop ako. Wala akong tinanggap na project. Hanggang sa tinry ko mag-serve full-time, no, nag-volunteer pala ako sa church, no, sa isang full-time church. Full-time volunteer, ganyan. Ganon 'yun. Tinry ko siya, nag-usher ako, nag-campus ako, nag-youth kami. Sabi ko, parang hindi ata ako tinawag para mag-full-time. Doon ko naramdaman. Sabi ko, wag muna. Balik ako. Buti nga, 2019, nakabalik pa ako. Tinanggap pa ako. So, mahaba ang one-year hiatus sa artista. Yes. Iniisip ko nga, wala na. Hindi na ako tatanggapin eh. So, napakiusapan yung boss namin sa Bubble Gang. Nakabalik ako 2019. Hanggang ilang years pa ako nun. Pero sabi ko, wala talaga. Sabi ko, bakit ganun? Hindi. Iba pa rin nararamdaman ko na parang binabalik ako doon sa pag-serve. Hanggang yun na, nag-decide na talaga ako na nung naging kami na ni Jamie, nag-decide, kinukwento ko na sa kanya na mahal, nahihirapan na ako, wala na masyadong joy, baka mamaya hindi ko na mabigay yung in-expect nila sa akin. Yeah. Sa GMA7. Baka mapahiya lang ako lalo or masira ako. Siguro, ipon ako ng pera pangkasal. After nito, stop na ako. Tapos kailan nga ulit yung wedding nyo? Wedding namin, 2019. 2019? Ay, tama ba? Hindi. Wait, 2019 lang. Pinanganak si Josiah, mag-age yung anak natin. Ay na. Mahal. Tama ba? Wow, 2018 na ata. Okay, get. 2013 pala ako. 2016 pala ako nag-stop. Okay, gets. Tapos, nalito ka na 2018 kayo kinasal. I remember kasi, tapos after a few months na pregnant si Jamie din eh. Naalala ko. Wait, may sumisagaw. Ha?
Oh, may naka-ready na, may naka-ready plato. Well, joke lang, de, joke lang. Hindi mo natatandaan, ha? Mahal! Ikaw, ha? Yeah. Ayan. Oh my, nakaka... But yeah, you know, iba talaga yung kung saan tayo tinatawag ni God, na doon talaga yung grace and yung joy, ibibigay yes. na talaga yun sa'yo. Kasi hindi na may ibig sabihin na, oh, pag Christian ka, kailangan sa simbahan ka lang mag-serve. Hindi eh. May talagang tao calling nila sa yes, kung saan sila nilagay talaga ni God. So nagkataon talaga na kayong dalawa ni Jamie, dyan talaga kayo nilagay ni God. And what a beautiful partnership, di ba? Sana mas mas pag-usapan pa natin yung nakakakilig yung love story. Pero wala si Jamie eh. So next time, dapat kayong dalawa ni Jamie, di ba? Pero speaking of doing ministry together, so how has it been in the past year of ministering together when, you know, we've all been on, we've been in this pandemic, naka-ECQ season 2 tayo. How do you guys manage serving in the church na medyo limited kasi walang face-to-face masyado, di ba? Ngayon, ang nangyayari kasi, maraming nag-invite pa rin kahit sa online, Zoom, gano'n. Tapos, yung pinaka-bonding kasi namin is, tulungan kami sa word eh. Tulungan kami sa preaching. Ako yung kadalasan na gumagawa ng word. Kasi ako yung masipag mag-aral. Ganun. Oo, tapos. Ah, okay. Yung mag-exegete ng word. Uh-huh. Nahilig ako sa ganun eh. Himay-himayin ko siya eh. Uh-huh. Iniisa-isa ko eh. And yun yung pinaka-tandem kasi namin. Na pagdating kasi sa preaching kasi, si Jamie, preacher kasi talaga siya. Maano yung boses, mataas eh. Galing siya sa ano. Pero ako kasi, nararamdaman ko na medyo, pag ako nagtuturo, teacher kasi yung style Malumanay. Ko. Baka mas teaching ka. Get yes. Magkaibang teaching and preaching. I get it. Teacher kasi ako. So dating, tinry ko yan. Tinry ko yung style niya. Yung style niya? Wala, sabi ko. Natahiya ako, sabi ko. Tinry ko, sumigaw-sigaw, sabi ko, wala. Sige, magtuturo na lang ako. So, yun yung pinaka-bonding namin nila. Nakakatawa. Kasi even if you're, whether you're doing it in front of an audience before the pandemic or ECQ or nasa bahay kayo, you still get to do things together. And I think sobrang bonding na rin yun ng mag-asawa, no? Yes. Talagang, kaya nga, I always remember you guys refer to each other as each other's ministry partner. Talagang wala nang ipapartner pa. Dahil partners in life na kayo sa ministry pa din. And syempre, sa first ministry ninyo as couple, syempre si Josiah. Yes. So, may feeling nyo ba mas mag-aartista ba siya? Maaga nakikita nyo na ba kung may potential mag-aartista to? Or feeling mo sa ministry din mapapadpad? Ngayon, or too early to say. Josiah kasi medyo ma-arts eh. Ang daming emote. Mukha nga, grabe siya. Ang daming emote eh. Pero sabi ko sa Regine, sabi ko, mahal, gusto ko mag-pastor tong bata. Gusto ko siya mag-pastor. So abangan natin. Kung anong gusto ni Josiah, abangan natin. Oo nga. Well, John, again, thank you so much for joining us here sa Kapit Lang. This show really is meant to encourage our viewers na syempre, we all know life is not perfect. We're gonna go through battles, yung mga moments na down tayo. And our hope is that through our guests' Kapit Lang moments, na ma-share nila yung kanyang mga pinagdaanan at paano sila nakabangon doon, maka-encourage tayo ng ating mga viewer. Pero bago ko tanong ang golden question ko na iyong Kapit Lang mo, bumati muna tayo sa ating mga viewer. Si Joy is watching from Caloocan. Hi Joy, hello to Cybill Claire, watching from Ontario, Canada. Wow. Diba? International ating viewers. Hello to our top fan Rodney, hello to Lane, Rebecca from Rodriguez Rizal, for Diren, hello to Roda, hello sa ating YouTube viewers, sa si Annalyn. Sabi niya, have a blessed and fruitful evening. I'm watching from Riyadh. Hello to Joanne. Blessed evening, 700 Club Asia and Kapit Lang to Miss Sonja and Sir Jan. Hello. Shout out to Aljan. Good evening po, watching from Japan. Arigato gozaimasu. And hello to Joel, watching from Nasugbo, Batangas. Ito, we have a prayer request. Baka dyan, okay lang pa pag-pray mo itong prayer request. Ito si Lane. Nagpe-pray siya. Sabi niya, prayer request po, sana po magtuloy-tuloy na po ang paggaling namin at mawala na ang aming symptoms. Okay, I guess you're going through
COVID ngayon, no? Sana maging negative na ang result ng aming swab test in Jesus' name. Yes. Ayun. Okay lang ba? Pag-try na natin tong si Lane dyan. Go ahead. Lane. Oo, Lane. Lane, sige. Pinadal. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Lord, malapit kami sa iyo. And Lord, I just lift up to you ang kapatid namin na si Lane. Mm-hmm. I speak and declare in the name of Jesus, Lord, divine health and protection sa taon, sa kanya. Walang karamdaman o sakit, Lord, ang babalot sa katawan niya. And right now, in Jesus' name, Lord, pinapatay namin, inaalis ang anumang simptomas ng COVID or any weakness o yung diseases o yung sakit na yan sa katawan mo. Walang room ang karamdaman na yan sa katawan mo ngayon. In Jesus' name, Lord, i-extend niyo po yung kanang, your righteous right hand, Lord God. Extend your righteous right hand to lean. And ngayon po, Lord God, hipuin niyo siya at palakasin niyo po ang kanyang katawan. In Jesus' name. Amen. Thank you, John. Samantalin ko na din po na habang nagpipray, nasa mood na tayo ng pagpipray. Pag-pray ko na din, may mga pumasok pa po tayong mga prayer requests. Basahin ko lang mabilis and then I'll pray for kina Malu, kay Love, at saka kay Jerry. Si Malu na praying na gumaling siya from acid reflux. Si Love naman praying na 5 years na daw silang mag-asawa and they're praying for a baby. Come on, claim natin yan. And, and kay Jerry, please pray na magkaroon siya ng job. Lord, we just declare your power over the lives of Malu, Love, and Jerry. Lord, kay Malu na nag-aasang kagalingan sa kanyang katawan. Lord, we declare na mawala na ang kanyang GERD or acid reflux. Magkaroon po siya ng ginhawa right now in Jesus' name. And Lord, we pray for Love at sa kanyang asawa, God, na as they celebrate their 50-year wedding anniversary, God, they'll be given the gift of life in her womb, na magkaroon sila ng isang healthy baby in Amen. Jesus' name. And Lord, kay Jerry, we pray, God, na bigyan mo siya ng trabaho kung saan siya magiging blessing, na mabibless siya sa trabaho niya, mabless ang pamilya niya, and God, na magiging blessing siya mismo sa kanyang workplace. Lord, we commit them to you in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. And pahabol na shout out kay Marivic, watching from Saudi, si Raul, watching from Ottawa, Canada, and shout out daw kay Liza. Blessed evening sa mga kapitid namin. She's watching all the way from Israel. Shalom to you, Liza. Ayan. O, diba? Okay. Ayan. Ito na ang golden moment namin. So, John, let me throw to you the golden question. John, ano yung naging greatest challenge mo sa iyong buhay na natulungan ka makabangon ng Panginoon? Ano yung iyong kapit lang story? Nangyari sa akin 2013 kasi yung nga na mention ko kanina, ito yung time na nag-start ako, no, mag-surrender, no, sa Diyos. And when I surrendered my life and gave my life to God, ang bilis kasi nang pangyayari kasi na yun eh. Nasanay ako for how many years, no? Nasanay ako sa mundo. So, sa galaw ng mundo, sa mga bisyo, sa barkada, no? Sa pambababae. Tapos 2013, nung nakaramdam na ako napagod ako sa mga ginagawa ko nun eh. And sabi ko na lang din, Lord, pagod na ako. Ikaw na bahala sa akin. No, magsistart ako anytime, mag-enter ako ng pamilya, tapos kung ako ganito, yung view ko sa relationship, yung view ko sa marriage, baluktot. And kawawa naman yung magiging family ko. So doon nag-start yun eh. Ayoko silang madamay sa mga kalokohan ko. Kung ako wala akong direction, ayoko idamay yung family ko. So mawalan din silang direction. So hanggang sa ito na yun, again, sanay ako sa mundo. Tapos, alam mo yung isang araw, pagising mo, bigla na lang lahat ng nakasanayan mo, binitawan mo. So, nahihirapan ako nun. So, ang nangyari kasi sa akin, taon yun eh, almost a year, no, na talagang naging battle sa akin
na maging maayos sa mata ng Diyos. Kasi part na yun, napapagod ako, and isang bagay na rin na gusto ko ng maayos yung buhay ko. So may mga times pa rin na gusto kong bumalik sa mga old ways ko. May mga times, may mga panahon na napapagod ako, nahihirapan ako na bakit kailangan magbasa ng Bible, bakit kailangan mag-pray, bakit kailangan magsisip na nagkamali. Alam mo yun? Kasi nasanay ako na pagising ko wala. Yeah. Magpe-pray ako kung kailangan ko maisip. No? Tapos kung magbabasa ako ng Bible kung kailangan ko lang feel. Pero ito kasi yung time na gusto kong mas makilala si God. Pero napapagod ako. Tapos, ito pa isang matindi dito na, alam mo yung mga past, mga kasalanan natin. Kasalanan ko is, hinahunt ako ng mga kasalanan ko before eh. Na biglang babalik. Naalala ko. So, sa ko, ba't ganito? Lord, ba't ganito? Nagbabago na ako. Gusto ko magbago. Pero bakit parang bumabalik yung mga dati kong kalokohan? So, parang, Lord, tama ba itong dinadaanan ko? Tama ba itong pinupuntahan ko? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. May mga times na gusto ko nang bumitaw. Pero ito yung pinakamaganda dito na every time na nararamdaman kong bumitaw. That's why it's very important na meron tayo talagang partner, no? Accountability partner. O sa mga single dyan, ha? O sabihin, partner pala. Hindi. No? So, merong leader, no? Ako, may leader ako sa church on time na yun. Na every time, nung mga panahon na gusto kong bumitaw, itong tao na to na ginamit ng Diyos sa buhay ko, na siya'y nag-remind sa akin ito. Tandaan mo kung bakit ka nagsimula. Tapos ko yung bibitaw pa. Tapos yun naman, lalakas na naman yung loob ko. Magpipray kami, papipray ako ng tao na yan. So hanggang sa after, no, nung ilang taon na yan na naging struggle, naging battle ko, no, nag-start na ako mag-disciple. Nag-start ako mag-minister. Nag-start na ako mag-share ng faith ko. Okay. No. So sa akin, kasi sabi ko, bakit itatago ko yung good news na na-receive ko? So yun yung time na kinapitan ko na talaga eh. Sabi ko, Lord, hindi ako bibitaw. Kasi naranasan ko na yung buhay ko sa labas. Ngayon, nasa loob ako. Bakit pa ako bibitaw? Bakit ko pa iiwanan itong opportunity na binigay mo sa akin? Ba't ko sasayangin? So doon nag-start yun. Hanggang nag-minister na ako, nag-share na ako ng faith ko, and nag-dire-diretso na. So, hindi ko sinasabi na after nun, smooth sailing na, perfect, yeah. Hindi pa rin. Hanggang ngayon, no, may mga, kasi para tayong nasa biyahe, no, patuloy tayo, bumabiyahe tayo, nasa journey tayo. Eh. So, hindi pa tayo nakakarating sa final destination natin. So, alam ko may mga tanong ka pa, pero i-reserve ko muna yung gusto kong sabihin. Sige, at as such. Oh, talaga? Oh, pwede naman. Sige, kung ano, kung kailan mo gustong i-sabihin yung mga ano, part na yan, okay lang naman. Pero dyan, I guess, ano, no, it's so understandable what you're, and I think every Christian can somewhat relate to what you're saying na sanay ka sa isang, sa ganitong klaseng buhay, then all of a sudden, oh, parang paano to? How do I start to live now? And I guess in that 1 year of struggling with being na parang hinihila ka na nakaraan mo, habang pupunta ka dun sa direksyon na pinagdadalan sa'yo ng Panginoon, ano yung mga naging usapan niyo ni God? Whenever you tell Him, Lord, ako, ayokong bumitaw, ano yung mga naging encouragement niya sa'yo that has caused you na, sige, mas lalakas ang loob ko na hindi talaga ako bibitaw. Ano yung mga conversations niyo ni God during those times? Ang nangyari kasi noon, alay kong iniisip, alay kong sinasabi sa sarili ko na, John, pwede ka nang bumalik eh. Pwede kang bumalik anytime sa mga kalokohan mo. Pwede akong bumalik sa mga bisyo ko. Pwede akong bumalik sa mundo na nakasanayan ko. Pero, Lord, na-experience ko na yung hand mo eh. Na-experience ko na yung grace mo eh. Na-experience ko na yung love mo eh. Bakit pa ako bibitaw? Ikaw nga, hindi ka bumitaw eh. Tapos ako bibitaw. Sino ba naman ako? No, na parang iniisip ko nga eh, dinampot mo na nga lang ako, Lord. Ako pa magmamalaki na
Bakit ganito ako pumodemand eh? So, naisip ko na lang na, ba't ako bibitaw sa isang tao na hindi ako binitaw? I love. Kinapitan ako ng Diyos eh. Binigay niya yung buhay ko sa, binigay niya yung buhay niya para sa akin. Tapos ako, ang gagawin ko na lang is mabuhay na lang ako para sa akin. Lahat na na-try ko, lahat na na-enjoy ko. Kasi ganun naman mangyayari sa atin eh. Ito yung mga na-experience ko before, no? Na pag nagkasala ka, tapos mag-repent ka, you sin and you know, you repent and you sin the same sin again, repent and sin the same sin again. So, sabi ko nakakapagod. Bakit hindi ko na lang gawin? No? Talikuran ko totally. Tapos yakapin kita. At isa sa mga prayers ko rin, Sonjia, alam mo ba na alam ko ako bilang tao, pwede akong bumitaw. Pwede akong manghina eh. Hindi ko sinasabi na pag isang ako hindi ko alam sa iba pero sa akin ang kasi ang daling sabihin ngayon sa panahon natin o pag ikaw nakaka-experience ka ng magagandang bagay, no? Na yes, God, I will serve you, worship you, Lord. Kasi ang ganda ng mga nangyayari sa iyo eh. Ganda ng bahay mo, ganda ng trabaho mo. God, I will serve you, worship you. Pero ang question dito, pag ikaw ba tinest? Pag ikaw ba shinake? At pag yung mga bagay na kinakapitan mo ngayon is nawala. No, kaya pa ba nating sabihin, God, I will serve you and worship you. Ang prayer ko, God, if ever dumating yung time na bumitaw ako, Lord, mag mo akong bitaw. I love it. So, yan yung prayer ko. Yan yung lagi kong iniisip. Na God, wag mo akong bibitawan. At ang galing... kung maalala ko yun, ang isipin ko na lang, ang kapal naman ng mukha ko, nabibitaw ako sa'yo. Na pinili mo, na, niyakap mo na nga lang ako, kinuha mo na lang ako. Ako pa magmamalaki. So, lagi ko tinitingnan yung position ko before God. Yes, I know na I'm in a relationship with Him, pero lagi ko iniisip na I'm not equal with God. This is God, and ito ako. So, hindi ako para mag-demand sa Kanya. So, lagi ko sinasabi, God, yes, nasa loob tayo ng relasyon, pero still, you are God. Yeah. Tama. At saka, ang ganda nung sinabi mo na Lord, kung dumating yung point na gusto kong bumitaw, kumapit ka kasi para hindi ako makabitaw. Kasi pag si God yung nakakapit sa'yo, parang imposible na makabitaw ka pa. Kasi mas matindi yung ano yung grip niya sa atin, 'di ba? That's so beautiful, Jan. Thank you so much for sharing that. And I just wanna going back to just what you were saying earlier, how you talked about having an accountability partner. You talked about sharing your struggles with someone. And I guess for, kung bago ka pa lang na naglalakad with God, yung, ano yung feeling mo na parang, yung unang beses na, shucks, kailangan kong sabihin to dito sa taong to, parang pag-pray na ako. Ano yung feeling, nahiya ka ba? And paano, ano yung naging response sa'yo nung leader na yon? And how did that change you and how you viewed things na talking to someone na like now how you approach people na lumalapit sa iyo na may struggle na kasalanan, parang ganun. Sige, kwento naman sa amin parang yung moment na yon na lumapit ka dun sa leader na yun, the first time you shared your struggles with that person, ano yung naging response sa iyo and how did that shift your views now when you talk to someone who's sharing a problem with you or a struggle with you? Nasanay kasi ako na ako lang eh. Since only child, solo anak, so wala akong ibang nasasabihan ng mga problema ko. Kadalasan, tinatago ko. No, ako lang, tinatry ko siyang isolve mag-isa. So for how many years, nasanay ako sa ganung klaseng setup, no? Hanggang sa, eto na, no? Na naging part na ako ng isang life group, nagkaroon ako ng leader, same pa rin yung alam mo yung nafi-feed sa akin na kaya mo yan, kaya mong i-solve yan. Pero ang naisip ko, sabi ko, isosolve ko ang isang bagay na hirap ako. Tapos, alam mo yun, hindi ko siya kayang gawin eh. And kasi, kadalasan kasi sa mapapansin natin pag ikaw, kasi ako medyo ma-pride ako, mayabang ako eh. Sabihin ko, hindi, kaya ko ito mag-isa. No? So ito ang problema kasi sa mga sa akin na ganun mag-isip. Tinatry ko siyang
i-solve na hindi ko siya in-open sa ibang tao. Na naisip ko na gagawin mo isang i-solve mo isang problem na wala si God. Eh hindi mo nga ma-solve yung problem mo eh, no, na mag-isa eh. So bakit hindi mo siya i-open o i-try ikwento sa ibang tao? So doon na nag-start na alam mo, naging humble ako enough para aminin ko sa sarili ko na hindi ko talaga kaya. Yeah. And yes, natakot ako mag-open, natakot ako mag-share kasi feeling ko baka i-judge ako. Mm. No? Oh, nagsiserve ka na kay God, nagpe-pray ka na, Christian ka na, tapos still, ito pa rin yung problem mo. So paulit-ulit. Pero sa isang tao na to, no, na shinare ko sa kanya, hindi ko naramdaman yung hindi niya ako ginudge. Hmm. Ang naramdaman ko sa kanya is love. Wow. At dahil sa ginawa niya, na-extend niya yung love. Kasi maraming tao magaling, kukutang kan scripture, bibigyan ko ng kung ano-ano. No? Pero ang tendency kasi noon, hangga't hindi nila nararamdaman yung love, bibitaw yan. It's a pushback, no, for me. Kasi, oh, bigyan mo ako ng mga verses. Bigyan mo ako ng mga Bible verses. Pagpipray mo ako. Pero ang kailangan ko is to feel yung love. Yeah. Etong taong to, in-extend niya yung love sa akin na naramdaman ko. Doon ako nag-start na i-open ko yung door ko. No? At inalaw ko siya na pumasok sa life ko. And after that, sinabi ko na gagawin ko kung ano yung ginawa niya sa akin sa ibang tao. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos dahil sa action na ginawa niya sa akin. Wow. And dahil dyan, no, sa lahat ng mga tao na nakakausap ko, lagi ko sinasabi sa kanila na huwag mo isipin na i-judge kita. Kasi ako mismo, no, sinner ako, I'm a sinner. No? Yeah. Kailangan ko si Kristo. Kailangan natin both si Kristo. So, ang pinaparamdam ko muna sa tao na yun is love. Bago ko siya ipag-pray, bago ko siya share ng mga verses o gospel. Uh-oh. No, number one yung love. Kasi sa paraan na yun, I believe, no, na pag naparamdam natin sa tao na yun yung authentic na pagmamahal, eh, at pag once na nag-open ng door yan, at inalaw kanya sa life niya, dire-diretso na yun. And yun kasi yung naramdaman ko eh, no? Kaya hindi ako natakot mag-share. And at hanggang ngayon, no, bukas yung tenga ko sa lahat ng mga tao na lumalapit sa akin. Dahil nga, kasi ako mismo nakaramdam ako eh, pinaramdam sa akin. At gusto ko maramdaman ng mga tao na yun kung ano naramdaman ko sa tao na yun. Sa leader ko, sa mentor ko. Oh, I love it. Alam mo, sana all, no? Yun yung masasabi ko. Kasi pag that's such a beautiful picture of love. Kasi nga, di ba, here's this person, alam niya na nga na nagsastruggle siya with sin. Alam niya na nga na mali yung ginagawa niya. Pag lumapit pa siya sa isang tao na dadakdakan siya na ito yung mga mali mo na ginawa, parang, di ba, parang, eh, lubog na nga yung tao eh. Nakabaon na nga yung tao. Totoo. Tulungan mo makabangon. And you know what? It's love that really enables us to move forward with God. Of course, it's God's love for us, but when it's felt through another person, parang, oh wow, yes. Grabe, ano, this person could have judged me, this person could have said all these things to me, pero pinakitaan mo ko ng pagmamahal. Parang counter-cultural yun eh. Kasi kung si God, syempre, i-expect mo love ganyan. Pero pag yung isang tao yun, nagpakita sa'yo ng pagmamahal, di ba? Parang wow. Parang iba nga naman talaga yung effect. And sana, guys, sana may natututunan tayo ngayon dito kay Jano. If you're that person na nako-convict ka ngayon, na kailangan mo mas magpakita ng pagmamahal, sana. It's not, I hope that we all move in a place of love, not yes. out of condemnation. Kasi si God, di ba, hindi nga na tayo kinokondemn. Gusto na nga tayo bumalik tayo sa Kanya. So, na-amaze lang ako doon, John, with the way you were sharing that. And thank you to that mentor of yours yes. who showed that love to John and has enabled John to now love other people
with the love of Christ. And ito dyan, ang dami lang, may mga nag-comment lang, no, na ayokong palagpasin tong comment nila. Sabi ni Raul, "Jan, your life story is a great encouragement, bro." And sabi ni Rika, "Kuya Jan, hello po, I'm so inspired with your life." And ito si Jubert, sabi niya, "Nakakaiyak naman." And si April, "Thank you Lord for your unconditional love." And sabi ni JC, "Salamat po sa buhay mo, Sir Jan. God bless you more. Sana magkita po tayo soon." And sabi ni April, ayan, sabi naman ni April, "Minsan, masasabi na lang natin na bibitaw na lang kasi sobrang pagod na sa lahat. But paglalapit tayo kay Lord, ayan, everything will eventually be alright. God is so good. Tama yan. Tama. God is really good, di ba, sa atin." Eh, ngayon nga dyan, so I guess with all... with that struggling first year of trying to learn how to walk with Jesus, kasi syempre baby steps tong journey na to, 'di ba? Yes. And then that first year must have been such a struggle, and yes, struggling pa din, no? Pero I guess I wanna ask this question to you. With the past, how many years has it been? 7-8 years of walking with Jesus. I guess what has been your greatest realizations in having a relationship with Jesus na talagang wow, grabe, ito ka pala talaga, Lord, at ito yung ginawa mo para sa akin, and itong ginagawa mo, yung greatest talagang revelation sa'yo about who Jesus is in your life that has really changed you? Yes. Sa akin kasi, ito yung time na dami kasi nangyari, pero yung hindi ko makalimutan, yung time na nanghina ako sa ministry, nanghina ako sa faith ko, na 2015 na sobrang nanghina ako, na gusto ko nang bumitaw. Gusto ko na. Sabi ko, Lord, ayoko na. Hindi ko na kaya to. Sinihirapan na ako eh. Na, nakagawa na ako ng kalokohan. So, Lord, sabi ko, nakakaya sa mata mo. Pero, ang ganda lang din talaga na pinaramdam niya sa akin na Jan, ikaw lang naman yan. Ikaw lang naman nakakaramdam yan. Ako, kung ikaw napapagod ka, ako hindi ako napapagod sa'yo. So, dun yung moment ko na sinabi ko na, Lord, grabe ka. And maraming tao na lumalapit sa akin. But still, I'm surrounded with godly people, no? Body of Christ. Pero ang problem kasi is that they used the word of God to, ano, yung to criticize me. No? Gamitin yung Bible. Tapos parang, criticize you. Oo. Pero, hindi. Kasi gamitin natin yung word of God to uplift the person. Yeah. So, ang nangyari, again, sa tao ko, shout out sa aking mentor na si Paul Oligia, no? So, siya yung isang tao na lumapit sa akin, and sinabihan ko lang, ito yung time sinabi ko sa kanya na, bro, ayoko makarinig ng anything from God, word or prayer or Bible verse, what? Ayoko makarinig. Oh, ang ginawa niya sa akin, sige bro, walang ganon. So for 3 months, I think mga five to six months, no, yun nga yung ginawa niya sa akin, is walang prayer, walang verse. Alam ko kung magkukulture ng Bible verse eh. Ang pinaramdam niya sa akin for 6 months is love. Wow. Yun lang yun, love. Tapos hanggang isang araw, sabi ko, Lord, grabe ka. Kahit anong layo ko, kahit anong pilit o isip kong takasan ka, pero nakikita kita sa buhay ng tao na to. Wow. Sabi ko nga kay Paul eh, Paul, lakad ka nga sa tubig. Pero kasi literal eh, na naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Hanggang sinabi ko, Lord, sorry. Bumalik, lumapit ulit ako sa kanya. Bumalik ako. Kaya nga, no, I remember one pastor said, sabi niya na, we are not meant to walk alone in Christianity. Uh-huh. We are meant to walk with others in Christianity. So, mm-hmm. So parang battle to eh. Yes, nasa battle tayo ngayon, pero hindi lang to just physical battle eh. Ang hinaharap natin, may spiritual battle din. Yep.
maraming tao, yes, para ka si Rambo, upakan mo sa harapan, lahat, tapos yan. No? Pero iba, habang inuupakan mo yan, tapos na, biglang narinig mo sa likod, bang! Paglingon mo, may nagsabi sa'yo, bro, okay na, binaril ko pa. So, may importante talaga na meron tayong kasama sa journey ito. May katuwang ka. No? Kaya nga, lagi kong in-encourage sa mga tao na dapat meron kang leader, meron kang accountability partner. Yeah. Kasi kailangan mo ng isang tao na may masasabihan ka. Kasi hindi mo kaya yan. Kung ngayon nga, kasama mo si God, hirap, na medyo nahihirapan ka, isolve yung problem. Tapos aalisin mo pa si God out of the equation, mas mahihirapan ka. Kaya siguro ngayon, eh, kung nandito ka, ikaw to, sabihin ko sa'yo, bro, huwag ka nang bumitaw. No? Kasi ngayon pa nga lang, eh, mahihirapan ka. How much more alisin mo si God sa picture? Alisin mo si God sa life mo. Yes. So hanggang yun yung moment ko na sinabi ko na, Lord, grabe ka. Ayaw mo talaga akong tigilan. Ayaw mo akong tantanan, Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Buti na lang. Kinapitan mo ako. Buti na lang. Ito yung moment na every time I look back, lagi ko sinasabi, Lord, salamat. Kasi nakita ko yung mess ko, yung truck ko, dinaanan ko na sobrang gulo, sobrang palpak, sobrang dumi. At lagi ko sinasabi, God, thank you. Lord, thank you. Hindi mo ako binitaw at nagpadala ka ng tao mo sa buhay ko para sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Nako, grabe. Diyan, gusto ko na itong samantalahin, no? Kasi may mga nanonood ngayon and some of them might be waiting na may for that person to tell them, kagaya nung may nagsabi sa'yo na ano, na huwag ka nang bumitaw, nagparamdam sa'yo na pagmahal ni God. Kung kayo po yun, no? Kami na to ni Jan, kami yung nagsasabi sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Yes. Kagaya ng ginawa ni Lord kay Jan na hindi siya binitawan, ganun din siya sa iyo. At saka gusto ko ulitin yung sinabi ni Jan na kung ikaw napapagod ka, kumapit ka, Lord, huwag kang mag-alala. Kasi hindi siya mapapagod na hawakan ka at habulin yes. ka kahit saan ka pa magtago. Ha? Habulin ka ng pagmamahal niya. And if you're that person tonight and you know that God's been knocking at the door of your heart. And God's been saying na, anak, halika dito, bumalik ka na nga. Bumalik ka na dito sa piling ko. Huwag ka nang tumakbo kasi ako lang yung makakapagmahal sa'yo ng ganito. Ako lang yung makakapagpabago ng buhay mo. Ako lang yung makaka-ease ng sakit na nararamdaman mo. At hindi ako mapapagod mahalin ka. Some of you might just need to hear that because you feel like everybody's so tired of loving you. But you know, God doesn't tire. Yes. He never gets tired of loving you. And if you're that person, Jan and I want to give this opportunity to you to receive Jesus as your Lord and Savior and to really feel that never stopping, never tiring kind of love that only comes from God. Yung hindi tumitigil, hindi napapagod na pagmamahal. At kung ikaw yun, nasabi mo, yes, Jan, yes, Sonjia, gusto kong tanggapin ng Panginoon. Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sumunod ka lang sa simpleng panalangin na to. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo na hindi napapagod, hindi tumitigil, na kahit anong gawin kong pagtakbo, hinahabol mo pa rin ako ng iyong pagmamahal at sinasabing mahal na mahal mo ko. Kahit anong pag-rebuilding ginagawa ko, sasabihin mo pa rin na mahal mo ko. Lord, pagod na ako sa ginagawa kong pag-rebelde, pagod na ako sa ginagawa kong pagtakbo. And today, I'm saying yes to you. Yes to that unconditional love that you have for me. So, Jesus, right now I'm declaring that I'm turning away from this rebellion. I'm turning away from sin. And I'm saying yes to you, Jesus. I receive you now as my Lord and Savior. Bigyan niyo po ako, Lord, ng grace para lakarin yung buhay, para harapin yung buhay na meron kayo para sa akin, yung buhay na na hindi ako napapagod, yung na lumaban dahil nandyan ka, lumalaban para sa akin, lumalaban kasama ko, yung buhay na malalim ang ligaya, kapiling ka, kahit ano pa nang harapin ng buhay. Lord,
give me that grace to obey you and to walk with you. And Lord, kagaya nung ginawa mo kay John, na binigyan mo siya ng mga tao who will walk with him, Lord, bigyan mo din sa akin, bigyan mo rin ako mga tao na makakasama ko para harapin ang buhay na ito, kapiling ka. Lord, I pray this prayer from my heart. In Jesus' name. Amen. Amen. And guys, if you prayed, kapitid, kung rinay mo yung prayer niya, yung kasama namin ni John, please sendan nyo naman po kami ng message dyan sa comment section na yes, tinanggap ko si Jesus or tinanggap ko si Jesus. And if you want to know Jesus more, our prayer center can refer you to a Bible study group. Kagaya yung sinasabi ni John, we need people. We can't live this Christian life alone. We encourage you to join a Bible study group. So comment nyo lang dyan, BSG. At sa mga viewers na nag-comment ng BSG, check nyo lang po ang inyong Facebook Messenger inbox dahil ang aming prayer counselor ay magpapadala ng message sa inyo on how to join a Bible study group so they can connect you. At kung kayo naman ay nanonood sa amin from abroad at may prayer request kayo or gusto nyo po ng makakausap na prayer counselor, you can reach a prayer center through our Viber number 0941-888-8001, 0943-144-4933, or via Skype, just type the 700 Club Asia. Ayan. John, again, yes. Thank you so much for sharing your Kapit Lang story. Ang dami ulit nag-comment po na sobrang encouraged. Sabi ni Jerry, thank you, John, for sharing your life. Sabi ni Geraldine, ang ganda-ganda ng testimony mo. Nakaka-inspire. God bless you more. Isa kang buhay na patotoo. Wow, ang lalim. Okay. Sabi ni Roland, salamat sa biyaya, bro. Nakaka-inspire ka sobra. Praise the Lord. Yes, come on. Sabi ni Mylene, kailangan po natin accountability partner. Tama yan. At sabi ni Ray, mawala na ang lahat. Wag lang si God. And sabi ni Joanne, iba talaga ang pagmamahal ni God. At ito, may unang, may buena mano question na from our audience. Sabi ni Irene, may tanong siya sa'yo, John. Sabi niya, sa tingin po ninyo, Bakit daw kahit follower ka na ni Christ, struggle ka pa din? Kasi ang nakikita ko lang kasi dito is may mga decision kasi tayo na tayo yung gumawa. At una pa lang, hindi yan yung gusto mangyari ng Diyos sa'yo. So we chose yung ibang path na gusto ng Diyos sa atin. That's why ngayon nagsistruggle tayo, for me, tingin ko lang, no? Kasi hindi yan yung gusto, kasi sabi ng Diyos, anak, dito ka pumunta. Pero tayo, since gusto natin tulungan si Lord, Lord, dito ako. Tatry ko pagandahin yung story ko. No? Tapos pumapalpak tayo. Kaya tingin ko na nahihirapan tayo. Kasi bakit? May mga bagay na pinipilit natin na hindi naman gusto ni Lord. And huwag natin sisihin lahat ang Diyos. Itanda natin, may kalaban. May kalaban na gustong sirain si God sa buhay natin. Yes. And gusto ng kalaban na yun, sisihin natin si Lord. Gusto ng kalaban na yun is magmaktol tayo, magreklamo tayo kay God. Mm-hmm. No? But if we will just open our eyes, no? the eyes of our heart, and you really ask God, Lord, tulungan mo ako pumunta kung saan mo ko gustong makita. Kung saan mo ko gustong pumunta. Yeah. Makita mo sa akin yung path na pupuntahan ko. Mm-hmm. Kahit, ako kasi ang prayer ko, God, pakita mo yung path na kung saan mo ko gustong pumunta. Kahit mahirap yun, pupuntahan ko. No? Dahil ito yung gusto mo para sa akin. So, tingin ko lang, then, may mga decisions tayo na tayo yung pumili. So, tingin ko yun yung sagot ko. Oo, totoo yan. I totally agree with that. Kasi syempre, tao pa rin naman tayo kahit na... Yes. Kahit na nag-walk na tayo with Jesus, siyempre, tao pa rin tayo, di ba? Hindi pa rin tayo perfect. We do make mistakes and we make wrong choices in life. And at the same time, kagaya nung sinabi ni John na there's an enemy of our soul that's trying to make, you know, us turn away from God. Kaya, you know, mahirap ang buhay. And at the same time, ang kagandahan naman ito, sabi sa Bible, di ba, na... for all things work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. So kahit na nagsastruggle tayo in life, kapatid, gagamitin pa rin ni God yung struggle na yun para sa kalwalhatian niya and para pa rin sa kabutihan mo. Yes. So whatever it is that you're facing, if you're walking with Jesus,
take heart because hindi masasayang ang luha, hindi masasayang ang pain. So, crucial tong moment na to. God is also enhancing your characters. If you're going through something now, sa mga nagtanong nito, no, lalong ito yung mga panahon na kumapit tayo kay Lord. Kasi, hindi masasayang yung mga pinagdadaanan mo ngayon. And you're gonna look back and say, wow, napatatag pa rin pala talaga ako ng Panginoon dahil dun sa pinagdaanan ko. Ay, ito pa, may gusto pa akong i-add doon. Oh, yes, go. And na-remember ko rin na pag ako pala dumadaan ako sa ganung problema, lagi ko sinasabi na, Lord, ano yung gusto mong lesson na matutunan ko dito? Yes. Kung bakit mo ako nilalagay dito? Imbis na magreklamo, sabihin to, ganyan-ganyan. Lord, bakit ganyan? Bakit ganito? Ang prayer na lang natin. Lord, help me na makita ko yung beauty dito para ma-share ko naman sa mga tao sa pamilya. Kasi lagi namang may mapupulot ka. Tama yan. I love it. Sabi ni, sabi ni Joyce, amen po sa pagmamahal mo, Lord, na hindi napapagod. And sabi ni Efreline, kay Jesus mo lang talaga mararamdaman ang tunay na pagmamahal. Sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam ng Word of God ang lagi nating naririnig sa Kanya. And sabi ni Angel, thank you for that wisdom, God's way or God's path and not ours. Ayan. Ito pa dyan. Ready ka pa ba? Ang dami nating questions. Sige, game. Kasi very engaging ng ating mga audience. O sabi ni Rose Ann, nakaka-gods. Best naman po pala kayo, Sir Jan. Ay, wow. Lakas mga gods. Totoo yan. Si Jamie ang makapagpatotoo na si Jan ang God's best. Go be. Diba? Ano naman daw ito? Ano daw ang pwede mong maipayo sa mga kalalakihan ngayon, especially young men, to help them keep their purity? Uy, magandang tanong yan. Mm. Ano daw mga advice mo sa young men of today to help them walk in purity and holiness? Ito yan eh. If you want to be unique, stay pure. Yes! Kasi walang tao, bihira ang tao na gumagawa. Na-remember ko yun, sabi ng isang teacher, if you want to be unique, stay pure. And sa akin kasi, decision lang yan eh. Ikaw magdi-decision yan eh. Yeah. Magdi-decision ka sa araw na to na, Lord, talikuran ko yung mga bagay na hindi mo gusto. At saka ito lang yan, if you're single ngayon, habang nagpe-prepare ka for your future partner, maganda ngayon, itama mo na, ayusin mo na. Para if ever dumating yung time na ma-meet mo siya at tanungin ka niya, mahal, anong ginagawa mo habang single ka? Ito ginagawa ko. Nagpe-pray ako. Pinagpe-pray kita. At nag-pray ako habang inaantay ka. Hindi ba ang ganda sa mga babae? Di ba ang ganda pa kayong ganun? Na hindi ko tinry si ganyan, hindi ganyan, hindi. Nag-antay ako. Pin-reserve ko yung katawan ko para sa'yo. Come on. Uy, gusto ko yung sinabi mo if you want to be unique, stay pure. Kasi nga, di ba, parang sinasabi ngayon ng mga tao, progressive thinking. So in that way, mas progressive thinking, mas forward thinking yung staying pure. Kasi not everybody is doing that. I love that answer. Kasi diba? Ang kultura natin ngayon, sasabihin na, bro, gawin mo kasi ginagawa ni ganyan. So parang normal na sa atin yan eh. No? So, again, kung gusto mo na, totoo yan eh, kung gusto mo na kakaiba ka, naging pure ka. Naging pure. Yes! Makinig tayo. At saka ito ah, purity, walking in purity doesn't stop when you get married. It's a lifetime journey. So, yes, habang single, practice na para pag nag-asawa ka, mas pareho kayong, you know, to continue to keep the marriage bed pure, sabi nga, di ba? Okay, ito magandang question from viewer Onin. May balak pa po ba rin kayong bumalik sa showbiz? Kahit na nasa ministry na kayo. Hindi, magandang tanong. Hindi. Open ka ba? Paano ba? Kasi nangyari may zero guestings pwede, yung mga bulaga ganun. Pero kung mga soap, parang hindi na yata. Buong kasi, oras mo kasi bibigay mo dun. Totoo. Kasi alam mo ba, Sonj, nangyari kasi tatlong times na nag-invite sa akin ang isang show.
Tapos ang role ko kasi, kasi na-typecast ako sa ano eh, sa Maggie roles eh. So and babalik ako na yun yung role ko. Ang dating kasi nun sa akin is I have nothing against sa mga ano, love ko sila. Yes. Kasi marami akong kaibigan na part nun ng community na yan. Yes. Ang sa akin lang din kasi nagpipreach ako about manhood, tapos na nagpipreach ako sa harapan ng pulpit, sa tinuturuan ko yung mga youth, mga young men, yun, sa manhood nga. Tapos babaliin ko yung sinasabi ko and yung design na tinuturo ko sa kanila. And bukod din doon, yung oras na lang din eh. Mahirap na rin eh. For me yung oras kasi wala kaming yaya. Si Jamie, bantay sa bata talaga. So kung aalis ako, pilay siya, mahihirapan siya magbantay ng bata. Tsaka so, lock-in ngayon, diba? Na lang sa bahay. Ano yan? Lock-in taping pati ngayon. Lock-in taping pati ngayon. Oo, weeks, totoo. Hindi kaya. Mahirap talaga. Hindi ka kaya. Gets ko. Pero depende kung nasa, kunyari, 100,000 per taping, pag-usapan natin yan. Lalaan mo. Mga tumi 300,000 per taping day. Mga ano lang. Saan ba yan? Saan ba't mapuntahan yung taping na yan? Tanungin natin yung mga ano ngayon. Yung mga sikat ngayon na love team. Tanungin natin, saan po ba yan? Pero I totally understand that. And it's, ang hirap kasi ihiwalay nung ginagawa mo. Lalo in the Philippines, mahirap lalo, bawa, yung pinipreachan mo, nakikita ka, gumaganap ka ng ganitong role, baka ang hirap ding mahiwalay sa utak niya si John Manuel the actor and John Manuel the minister. So, naiintindihan din kita sa aspeto na yon, di ba? So, parang, ako nga naman, parang hindi ko mahiwalay siya sa napapanood ko, sa nakikita ko sa pulpit. So, pero sayang eh, kasi yung chinek ko, yung kinumpute ko yung amount, sabi ko, ang laki eh. So, 3 times kong nireject. Yung offer, sabi ko. Sorry, hindi ko po matatanggap. Yeah. Kasi kumikita ka nga, pero yung loob mo, maano naman. Totoo, binabother ka naman. Ayan. O magbasa pa tayo ng isa pang... Meron kaming pa-challenge dito dyan. Pero bago tayo pumunta sa challenge na yan, basahin ko lang itong isang comment na galing kay Margaret. Ay, ito, may tanong pala siya. Okay, hindi pala comment lang. Question. Ano po ang pwede niyong ipayo, Sir John, sa mga lalaking may pamilya na... na nakakagawa ng pagkakasala sa kanilang mga asawa. Infidelity. I guess, husbands who have committed an infidelity sa spouse. Ang sakit naman. Sa akin, ang pinakamagandang gawin na lang natin is, ewan ko, wala ko maisip. Mahalin mo yung asawa mo. Kasi binigay sa'yo ng Diyos yan para ingatan mo. Binigay sa'yo ng Diyos yan para mahalin mo. And I remember ko nga ito, share ko na lang sa inyo yung sinabi sa akin ni Bishop, yung father-in-law ko. Kung meron kang pagnanasaan mo yung asawa mo. So, ang goal ko everyday is to fall in love with my wife. Yeah! Pagising ko na lang, walang ibang maganda sa akin. Walang pinaka, alam mo yung walang mabangong babae sa akin. Kahit 3 days ka walang ligo, mahal. Ikaw ang pinakamabangong babae. Ito wala kang suklay. Ikaw ang pinakamagandang babae. Yes. Kahit yung mga konting-konting, ano, ikaw pa rin ang pinaka-perfect. Yes. At saka naman, napakaganda naman talaga ng asawa mo dyan, si Jamie. Sobrang ganda-ganda ni Jamie naman talaga. Siyempre siya, kamukha ko siya, di ba? Oo nga. Ayun na nga. So... nagiging magkamukha. Nakakatawa, sabi ni John. Jamie, ang sabi ni John, ang swerte mo daw, kamukha mo siya. Yun ang swerte ka, mahal, kasi... Okay, ayan. Sa mga kaka-tune in pa lang po, you are watching Kapit Lang, produced by CBN Asia. And ito nga dyan, meron tayong challenge. Ito kasi yung we do this, para naman magbago yung atmosphere, para naman mas masaya tayo. This is called the Kapit Bitaw Kasi Challenge. So basically, bibigyan kita ng statement, halimbawa, dyan, coffee or tea, pipili ka ng kakapitan mo at ng bibitawan mo and why. Halimbawa,
Kapit ako sa coffee kasi mas gusto ko yung lasa. Bitaw sa tea kasi hindi ko siya bet. Parang ganyan. So, madali lang naman. Medyo showbiz lang. Wow, showbiz questions. Maning-mani lang sa'yo to, bro. Ayan. So, bigyan kita ng mga 30 seconds na para mag-prepare. Kasi medyo, ano to eh, matindi pa to sa spiritual battle. Wow. Sige, stretching muna ako. Stretching ka muna. Guys, habang nagpre-prepare si Jan sa ating Kapit Pidaw kasi challenge, wanna encourage you guys to create this habit of listening to inspiring messages based on the Word of God. Meron po tayong Tanglaw. This is the first Taglish devotional app in audio and text format from CBN Asia. Ayan, nakikita nyo ba ang Tanglaw? Ayan. Pwede ding basahin, meron din itong meme of the day na pwede nyong i-share sa inyong social media page. May feature din dito where you can list down 5 prayer requests. Ito yung pinakagustong feature dito. You can list down 5 prayer requests and it will remind you to pray for them daily. Available po ito for download on Google Play and App Store. At available din sa website ang Tanglaw Daily Devotional. May website tayo dyan, tanglaw.org. And this is also available on Spotify and Apple Podcast. Ayan, nanguna na si Jamie dyan. Sabi ni Jamie, wahahahahahahaha. Narinig ko yung tawa. Hindi ko alam kung chini-cheer ka niya sa challenge. Okay. Parang ano eh, alam niya na, wala na to. Ito na to. O sige, stop Jamie. Tingnan natin kung mapapagtagumpayan to ni Jan. Okay, ready ka na dyan? For the Kapit Pitaw kasi challenge? Game na. Yes, ganito. Okay, ito na. Unang tanong! Comedy o drama? Kapit Pitaw kasi? Kapit sa drama. Ah, talaga? Bitaw kasi, bitaw sa comedy kasi? Kasi mahirap magpatawa. Oo. Oh. Mas madali. So, lagi ba malungkot si Jamie? Lagi mo ba siyang pinapaiyak? Joke lang. Ay, hindi. Masaya siya. Masaya siya sa akin. Oo. So, siya na lang yung papaligayahin mo. Kahit mahirap. Minsan, wow. Napipikon sa akin. Pero, love niya yung napipikon siya. Love niya yung humor mo na yun. O, yan, di ba? As evidenced by her comment na, wahahahahahahaha. Yan ang comment ni Jamie. O, ito. Tama, okay. Mas mahirap nga naman talagang magpatawa. May ibang, yung comedic timing, mahirap makuha yan. Eh, ito. Second question. Sa Kapit Pitaw kasi, okay. Gag show. Gag. Kasi G-A-G. Gag show. Or, God's show. Kapit Bitaw kasi. Oh. Ano yung klaseng God's show? Sige. Sa, kapit whatever sa God's show. Kasi. Ito yung puso ko eh. Aww. Okay, sabi ko nga, kahit hindi ako sweldohan. Kahit hindi ako sweldohan. Basta makapag-minister ako. Okay. Grabe, yung mga ganyang linyahan. Feeling ko kaya ni-inlove sa'yo si Jamie. Ito ang puso ko, Jamie. Para sa'yo. Diba? Ang laban na to, joke lang. Nanginginig-ginig pa. Oo, nanginginig-ginig pa. O, ito. Kung magpipili ka ng topic that you'll mentor on, mentoring on relationships or mentoring about fatherhood, Kapit Bitaw kasi? Kapit sa relationship. Kasi nakita ko yung resulta ng prayer, no? Na kasi marami gusto na successful yung ministry, maraming gusto na successful yung business or family, yung kung ano man yung ginagawa niya. Pero kung sira o durog yung family, affected yung business, affected yung ministry. Kasi for me, parang byproduct na lang pag, okay, successful si ministry. Importante, strong ang family. And pag nahanap mo yung tamang partner, no, na susuporta sa'yo, and I believe, no, talagang, Kasi, na-experience ko dito yung beauty ng pag-aantay. Na nag-antay ako. No, umiyak ako kasi masaya ako, ito yung asawa ko. No, hindi ka umiyak dahil, ano ba naman ito na masawa? Hindi gano'n, di ba? Ano ba itong napangasawa ko? Diba? More like, oh my gosh, napapangasawa ko to. Na-imagine ko, ang ganda-ganda pati ng wedding ni Jamie. Diba? Ito, amen. Speaking of Jamie and Josiah, mahirap pili pa, mahirap pumili dito. Pero, Kapit Bitaw, happy baby Josiah or happy wife Jamie? Kapit Bitaw kasi.
Ako, Kapit, Josiah. Kapit Jamie. Mutik na ako mapailag eh. Wala siya dito, wala siya dito. Kapit Jamie. Nasa baba siya. Kasi. Nasa baba siya. Kasi, ang sa akin kasi, bago pa si Josiah, asawa ko na to. Yes! Minahal ko na si Jamie. So, Kapit Jamie. O, mahal! Yes! Kapit Jamie. Oy, Jamie, good answer. Oy, totoo yan ah. Kasi, you know, ang anak, tatanda yan. Magkakaroon niya sariling pamilya. So, kayo pa rin talagang dalawang mag-asawa. And you know, na-notice mo ba yun? Ewan ko na-notice mo to, bro. Kasi minsan, nabang mag-a-argue kami ng asawa ko. Nafe-feel yun ng anak namin eh. Tapos, pag okay kami, mas masaya siya. So, that's a gift. A good marriage is really a gift to our children. Diba? So, pag happy kayong mag-asawa, happy na din. Bonus na happy ang kids, diba? O ito, for the final challenging question of the night. Kung mag-host ka, apili ka, Kapit Bitaw kasi Kapit Bitaw mag-host ng Christian show o mag-serve in the mission field, as in field, missionary sa field. Layo naman nun mga guys. Sino kumana to? Ang layo ng choice niya. Pero interesting. Sige bro, pili ka. Kapit sa mission field. Go kasi. Kasi na-try ko na before nag-missions kami sa Cambodia. Kasi, then nagkaroon ng, dati pa sa isang church, na 10 days. Sa Cambodia. Yes, 10 days. So, ang sarap sa pakiramdam lang na pumupunta ka sa lugar na kung nasaan sila. Bumababa ka, sinasamahan mo sila. And yun talaga yung heart ko eh. Talaga na lumapit, kumausap ng mga tao. Andun yung joy ko eh. Oo, I love it. Pero pwede rin naman. Pwede rin naman. Why not, diba? Kung nasa mission field ka, din doon ka mag-host ng Christian show, why not? Totoo. Kukuha ko, bubuo ko ng team, oh. Baka mo itong camera ko. Tagas ng camera. Di ka ba snatcher, oh. Baka mo ito. Ikaw mag-video. Ayan. Pa-share ng gospel. Oy, sabi ni Jamie yan, ang gusto ko sa'yo. Love you. I think, agree siya doon sa unahin mo daw siya. Yeah. At saka, ang saya nito kung dalawa kayo ni Jamie at si Josiah nasa mission field. It's gonna be a great family memory for you guys din. Na imagine ko lang, paano kayo magtutulungan sa field. I love it. Ayan, congratulations, John Manuel. Pumasa ka sa Kapit Bitaw kasi challenge. Ayan, di ba? At dahil dyan, may approval ka ni Jamie, di ba? Natuwa siya sa performance mo sa Kapit Bitaw kasi challenge. And ayan, huling, mapa-shoutout pa din. Hello kay Jerry, Marian, Maria, Michael, Marlin, Anna, Margaret, Brenna, Chantal, LJ, Liza, and Juliet. Bro, sila yung mga tumagap kay Jesus kanina. So wow. We want to just say, welcome to God's family. Yes. Come on. Yay. Come on. We're cheering you on. And we hope that you continue walking with Jesus. Isa sa pinakamagandang decision. The best. Diba? The best decision. Tama yan. You'll ever make in your life. Giving your life to Jesus. Alam niyo yung pag-aasawa, second best decision lang yan. So, yes to God muna before yes to a spouse, diba? Ayan. And for those po who just tuned in, again, you are watching Kapit Lang, produced by CBN Asia. At kung na-miss nyo yung Kapit Lang kwento ni John kanina, huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo ito sa aming YouTube channel sa CBN Asia. Type nyo lang Kapit Lang John Manuel para mapanood nyo yung kanyang Kapit Lang story. And we want to remind everybody na ang Kapit Lang po ay live on Facebook and YouTube every Wednesday 8 p.m. So, i-follow nyo na po ang social media platforms ng CBN Asia. Yan ang CBN Asia, The 7-Year Club Asia, I Can Breakthrough at Reverb Worship PH. And don't forget to like, share, comment, and of course, subscribe to the CBN Asia YouTube channel. And hit the notification bell. And if you have been blessed by this show and our other online shows, you can send us Facebook stars. Maraming salamat sa mga nag-send na po ng Facebook stars. And you can also help CBN Asia continue to produce more inspiring content online by giving through our website, cbnasia.org/gift. And when you send in your support, you will receive this exclusive gift. Panoorin ito. Be part of reaching out to our kababayan in need of inspiration, encouragement, love, and hope in these trying times.
Become a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos and receive exclusive online access to Immovable Faith, an audio teaching by Peter Kairouz. Expect God to intervene in your situation. You will also receive the Hope for Redemption e-booklet. Call 8737-0700 or go to cbnasia.org/give to become a CBN Asia partner today. Ayan, and you are still with me, Sonja, with our guest na si John Manuel. And bro, may isa pa akong tanong sa'yo, pero bago dyan, okay lang ba pag-pray natin mabilis? May pumasok lang na dalawang prayer request na we don't wanna miss on. Kahit mabilis na prayer lang, ito ay si, tatlo pala, si Rosalie praying for my baby. Mababa daw yung kanyang red blood cells, so he's sick right now. Ay, pag-pray natin ang kanyang healing. And si Mary Jen, sabi na pag-pray na sana ma-provide ko yung bayarin ng mga bills. And si Joy, prayers for healing and deliverance for my family from the attacks of the enemy and also my job and business breakthrough and the best lifetime partner for me. Come on. Pag-pray natin yan. Sige John, kahit mabilis lang, I'll pray for Joy and Rosalie kasi healing and breakthrough and deliverance. So, sino yung sa, ano, sa... yung pangalawa, yung sa relationship. Si Mary Jen. Si Mary Jen. Oo, sabi na provide yung mga bayarin ng... Ah, yes, pwede mo pag-pray si Mary Jen, kahit mabilis lang, and I'll pray for the other two kasi similar naman sila ng prayer. Okay. Sige, I'll pray, Lord. Thank you so much, God, for Rosalie and sa kanyang anak na si Prince Matthew. Lord, we declare, God, na itaas niyo ang kanyang red blood cells and na, Lord, hindi na kailangan salinan pa ng dugo. Maraming salamat. We declare this healing for baby Prince Matthew in Jesus' name. And also, Lord, for Joy, we agree with her prayers, God, for healing and deliverance. Lord, we, right now, God, we stop these attacks from the enemy in their lives, in their family, in Jesus' name. And Lord, we speak your favor and breakthrough with her job and business. And God, we agree with her prayer, God, that you'll give her the best lifetime partner from God. Amen. That they will love each other and walk with you together and glorify you together in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we pray for Mary Jen sa ngayon, sa kinakaharap niya. Lord, may mga babayaran siyang bills. Lord, we just remind her na walang imposible sa iyo. Yes, no? Nagawa niyo na nga yung mga bagay noon sa kanya, Lord. Bless you na siya. Pero ngayon, Lord, iiwanan mo ba siya? Lord is reminding you na sinamahan kita dito, hindi kita iiwanan. And God, we believe, no, Lord, na gagawa ka ng way na para makapag-provide, Lord, for Mary Jen. And I just pray that you will just give her, Lord, yung peace na yon sa heart niya. At na yung peace na yon makikita niya sa iyo. And Lord, maraming po salamat. Wala pong imposible sa inyo. Kumakapit kami at naniniwala kami sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. And may comment lang tayo from Joanne. Thank you, Sir John. Ang dami ko pang natutunan sa inyo. God bless you and your family. Ayan, John. Ito, final question. Fill in the blanks. Madali lang. Mm-hmm. Ito. Sige, fill in the blanks. Kapit lang kasi blank. Kapit lang kasi hindi ka bibitawan ng Diyos. Oh! I love it. Thank you, bro. Thank you for refreshing us. Okay lang ba pag-pray kita? Yes. Dahil na-refresh mo kami ngayong gabi, we want to refresh you as well by praying for you. Lord, we thank you so much for the life of Jan. Lord, thank you for this life that you have set apart. And thank you, God, for the tremendous calling that you have in his life, God. Thank you, God, for your leadership anointing, for that leadership mantle that you have placed upon his life. Lord, thank you that nothing can ever, Lord, mawala na ang lahat, but Lord, your purposes for his life, God, will never be taken away. Lord, thank you for loving him, for holding on to him. And Lord, thank you for his family. Lord, we speak a blessing for John and Jamie's marriage in Jesus' name. I pray, God, Lord, we just declare that as they continue to love one another, serve each other, and serve you together, Lord, thank you that you're going to widen their reach, widen their platform, not for their own glory, but Father, thank you that you will use them mightily in your kingdom. Lord, thank you for that double portion of anointing in their lives. And Father, we thank you for Josiah. Lord, thank you for the gift that he is. And Lord, we just pray, God, we declare life abundant for Josiah. God, your favor surrounds him in Jesus' name. And Father, nothing can stand
in the way of your purposes for Josiah's life. Lord, we commit this family to you. God, we speak a blessing of your protection upon their home. Thank you, Lord, that no sickness shall fall upon them. And you keep them in your perfect peace because their mind is stayed on you. Thank you, Lord, for their lives. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan, thank you so much, Jan. Guys, ayan, na-enjoy, kung na-enjoy nyo tong gabi na to with Jan, bukas, may enjoy nyo dahil si Jamie naman ang live tomorrow dito sa Facebook. Para sa ating online show naman every Thursday, What You Say Thursday, ang co-host ni Jamie tomorrow is Eric Totanes, and ang topic naman is paano ma-overcome ang financial anxiety. So panuudin nyo po yan bukas. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitid, ang inyong host, Sonjia Calit, kakilala. Maraming salamat. Nagpapaalala sa inyo na sa pagtahak natin sa biyahe ng buhay, hindi palaging smooth drive. May mga lubak ng problema, shaking kang pagdadaanan, pero sa bawat lubak, kailangan nating kumapit ng mas mahigpit sa kumakapit sa atin na ang Panginoon para ligtas tayo, makakarating sa ating patutunguhan. And let's just hold on to God. He will never leave us nor forsake us. Thank you so much for watching. Thank you, Jan. Thank you. God bless you, everyone.